Praise God, kalapanan ng Panginoon. Salamat sa kalapang pangpuri sa Diyos. Hallelujah. Amen. Let us pray, aming Diyos, aming Ama na nasa langit, minsan pa. Loobin mo, Diyos, na kami ay makapag-alay ng buong buo ng buhay namin sa umaga nito, Panginoon. Sapagat itong araw na itinakda sa lahat ng aming mga kapaguran, sa lahat ng aming mga kabisihan sa buhay, Panginoon, ang magpasalamat kami, Panginoon, na hinihingi mo, Panginoon, yung lamang o Diyos ang tanging namin na ibabalik sa iyo, ang mabarangalan ka, mapapurihan ka, o Diyos, unahin ka sa lahat ng bagay, maitaas ka sa aming mga buhay, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga sala, o Diyos, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon, kasalanan sa aming kapwa, mga mahal sa buhay, mga tao na paligid sa amin, higit sa lahat ng kasalanan namin sa iyo, Panginoon. Loobin mo, Diyos, na mabusog kami sa umaga nito sa panambahan at sa pakikinig, pag-aaral ng mga gintong aral na aming lakas, pagkain ng aming espiritu, ng aming kaluluwa bilang sandata, mananagumpay sa lahat ng mga hamon ng buhay nito. Panginoon, salamat po, O Diyos, muli alay namin ang umaga nito, tanging sa iyo lamang ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Glory to God. Hallelujah. Nothing is impossible with the Lord. Go!
believe, O God, the Son, and the Holy Spirit, O Lord. Hallelujah. Glory to God. You are our everlasting Father.
tayo po po, tayo po muna ng manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O God. Yes, Lord. Ano man po ang aming nagawang kasalanan, sinadya man o hindi, O God, nagpapakumbaba kami. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawa, O God. Salamat, dakilang Diyos, at sa aming gawain, patuloy mo kami sa pahan. Holy Spirit, O God, thank you, Lord, sa magandang panahon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran narito, O God, na nag-alay na iyong buhay upang masamba ka, O God, sa Espiritu at katotohanan. At ang mga kapatid namin na mga wala dito, O God, ingatan mo sila sa kanilang mga tahanan, O God, at ang mga magpapatotoo, Panginoon, i-bless mo sila, O God, ikaw umaluan natin, ikaw umataas ang kanilang buhay, na maging silbing inspiration namin, O God, at ang magdadala ng iyong mensahe, dakilang Diyos, tatapunin mo ang pangangailangan ng bawat isa, spiritually, emotionally, O God, na maisang puso namin, maisang pamuhay namin, at tatapunin mo, Panginoon, ang pangangailangan namin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakakatuwa naman po aming mamaya po tatanungin. Ah, ako nga po pala si Mary kasi bago makita natin magkasalubong tayo para ano. Ah, si Mr. Mary pala. Ah, kamusta po yung ating isang linggo? Okay naman. Okay. Kahit na tayo medyo pinagbawalan. Basta patuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Alam ko, isang linggo tayo busy, isang linggo tayo naghanap buhay. Ayan, masigla tayo, malusog, nagpupuri tayo sa Diyos. Siguro naman, may magbabalik ng papuri. Hindi siguro, meron. Pero magpapabalik ng papuri para sa Diyos. Amen? At tinatawagan ko po dito sa unahan yung pinagpala. Dahil ang pagpapatotoo, isang patunay na tayo naniniwala sa Diyos. Pagpapatatag sa ating pananampalataya. Amen? Sino? Sino? Ay, sa magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa ating Panginoon, maligayang karawan sa ating Ama. Happy Father's Day po sa Lord Father. Nagpapasalamat po ako sa Lord sa biyaya ng pinagkaloob niya. Muli, narito po ako sa harapan niyo, sa harapan ng ating Panginoon, na muli ay magpupuri sa Kanya. Nagpapasalamat din po ako, Lord, dahil sa kaligtasan po ng aking kapatid na nanganak na po siya. Ligtas po ang kanyang baby, pati na rin po siya. Thank you, Lord, at napakabuti po talaga. Amen! Ngayon, napakabuti po ang Panginoon. Ano? Sa ating mga bagong kapatid na ulaw, papatotoo na hindi po kayo ng Panginoon na nandito, hindi aksidente na tayo narito dahil kay sabi nga, without Jesus, is nothing. Okay? Amen? Sige na. Ayaw. Wala na po. Ako nagpapasalamat din sa Panginoon sa kabila ng mga, alam nyo na, dahil single mother, may kabisingan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pang-araw-araw na buhay, na pag-iingat niya. Nagbagamat minsan, hindi naman tayo perfecto, ay naandog pa rin yung pag-surrender natin sa Panginoon. Amen. Basta magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Patuloy at patuloy. Hanggang sa wakas. Nangarap tayo sa Panginoon. Ano man ang ginawa natin? Mabuti at masama. Pagsusulit natin sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Kahit ngayon ay sabi nga pinagdiriwang ang Father's Month, Father's Day, no? Or Father's Week, tayo po ay araw-araw kailangan meron ding Ama na ipinagdiriwang. At yun ay ang Ama natin sa langit. Amen. 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 Praise the Lord. Sandaan na po ulit kayong sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kamanghamang ang ating Ama, kaya karapat dapat lagi natin siyang sinasamba, pinupuri, pinaparangalan, ipinagsisigawan, at lagi ipinagdiriwang ang kanyang katapatan at patuloy na pagmamahal. Amen!
Panginoon. Ayan mo na patuloy na yung panghawakan, tanging pangako mo lamang ang tunay namin karapat dapat na asahan sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Thank you.
Dakilang Diyos at mapagpalang Ama na nasa langit, Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito, Panginoon. At salamat na kami po ay tinipon mo sa lugar na ito upang kami magsama-sama at manalangin at manambahan sa dakilang pangalan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong banal na presensya at salamat sa iyong pagsama sa bawat isa sa amin sa umagang ito. O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita na aming pagsasalusaluhan. Ito po yung maunawaan namin at mailagay sa aming mga puso upang hindi namin malimutan, magamit namin sa araw-araw sa aming pamumuhay espiritual. Salamat po Diyos sa iyong papuri, Panginoon, sa iyong parangal, sa iyong pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. So, bago po tayo po, buksan po natin ang ating mga Bible from 1 Kings chapter 19. Unang Hari. Kabanatang 11 siyang First Kings chapter 19. Sa beginning from verse 5, sabi po, and as he lay and slept under a juniper tree, behold, till an angel touched him and said unto him, arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baking on the coals and a cross of water and his head, and he did eat and drink and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the Mount of God. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Okay, sige po, makapagpuna po kayo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Okay? Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, maging sa mga nakikinig at sa mga nanonood via Facebook and via live stream at maging sa YouTube. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Tatay, daddy, dad. Ano pa? Amain, dada. Aba? Abain. Okay, so, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay pamamagatan po nating arise and eat. Sabi nga sa commercial, para kanino ka umabangon. Pag gano'n ang commercial, alam na, kape. Okay? So, arise and eat. Eh kung, bago po tayo pumunta sa ating main topic, pag-aralan po natin ang background. Ang background po nito, kung, during the time of 1 Kings chapter 18, si Elijah ay nakipag-conflicting siya sa 400 prophets of Baal and 450 prophets of Asherah. At hinamon niya na sabi niya, kung si Baal ang tunay na Diyos, siyang sundin niyo. Pero kung ako ang tunay na Diyos, kung si Yahweh ang tunay na Diyos, kay Yahweh kayo sumunod. So, to cut the story short, nagpagawa siya ng competition at napatunayan na si Yahweh ang tunay na Diyos. Amen. So, sa madaling sabi, nagmapatunayan nila na si Yahweh ang tunay na Diyos, ipinapatay ni Propeta Elijah lahat ng false prophet or na inaalagaan ni Reyna Jezebel. Si Reyna Jezebel po ay isang makapangyarihang tao
sa kanilang kapanahon, nandito ko'y anak, anak tuloy, asawa ni King Ahab. Now, during the time na ni Elijah ay nagbaba si Elijah ng propesya na dahil nga ang mga Israelita ay hindi na sumasamba kay Yahweh, bagkos kay Baal. Now, siyempre, nag-iisa siyang propeta. Ang propeta ni Jezebel na inaalagaan ay 850. Eh, tama po ba? 400 plus 450, 850. Amen. Okay? So, ibig sabihin po, mas sinusunod na ng mga Israelita yung 850 prophets. Mas pinapaniwalaan na ng mga tao. Kaya sinabi ni Elijah na mula ngayon, walang ulan na papatak sa buong lupain hanggat hindi ko sinasabi. So, 3.5 years, kung wala ko na nakamali, wala pong ulan na pumata. Eh, ano po ang epekto ng hindi pagpatak ng ulan? Lalo na sa mga pananim, napatay lahat ng halaman. Eh, kung sa atin na, ilang buwan lang ang tatimit, diba? Pati bundok, nagpukulay brown. Dahil sa tindi ng tagdayon. Eh, pati yung mga sakahan, nagbibitak-bitak ang lupa, walang tubig. Okay? Amen po ba? How much more kung 3.5 years na walang tubig, walang pumapatak na ulan? No? Kapag tag-init po ay minsan ang underground water level bumababa po yun. Okay? Bumababa po siya. Kaya sa mga magsasaka, ang ginagawa nila, nagpapabaon ng malalim na tubo para may pagkunan sila ng tubig. Gumagamit ng water pump or etc. Okay? So, sa madaling sabi ko, dahil sa ipinapatay ni Elijah ang mga propeta ni Jezebel, nung mabalitaan ni Jezebel, sabi doon, "Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah and to say, 'May God deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them.'" Sabi ni Jezebel, ito rin, at ganito pa o higit pa dito ang iparusa sa akin ng Diyos kapag bukas ng ganito rin oras ay hindi kita napatay. Okay? Napanyo po ba? Kung imaginin po natin gaano katapang si Elijah nang ipapatay niya yung 850 prophets ni Baal. They killed by the swords. Pero, sa isang babae lang, natakot siya at nagtungo ng huring. Napapo ba namin? Diba? Naalala ko po yung video na pinanonood ko. Ang galing mag-acrobatic ng lalaki. No, kung parang si Jet Li kung mag-serko-serko. Then, sa isang utos ni Commander, sunod siya. Amen. Tama po ba? Minsan ang mga lalaki kasi pagdating sa babae, ewan ko ba, tiklop tuhod. Kahit anong tapang ni lalaki, kahit gaano kasiga si lalaki, pag si babae ang nagutos, magsaing ka na. Okay? Amin po ba? Ganun po kung tinignan natin si Elijah, magamat hindi niya asawa si Jezebel, sa dami ng pinapatay niyang propeta, pero sa isang babae, tumaka siya at nagtago sa isang lugar. Okay? Then, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Okay? Iniwan niya yung kanyang alila, yung alipin. At nagtungo siya sa Beersheba. While he himself went a day's journey, maghapong paglalakad, he came to a broom bus.
Ibang version po yung talata na binasa ko kanina. Nakalagay doon is Juniper 3. It is broom box. Sat down under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Okay? Sabi niya, kunin mo na ako, Lord. Mas mabuti pa, kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Then he lay down under the bus and fell asleep. All once an angel touched him and said, get up and eat. Okay? Bumangon ka at kumain. Amen. Kaya po ba kumain na? Yes. Tinatanong ko lang po, mahina yung amen. Diba kapag ang isang tao ay nahihina, minsan tinatanong, kumakain pa kaya itong taon to? Magpayat na po yan si sister, kumakain pa kaya ito? Minsan, nagkakaroon tayo ng minsan nagiging ano natin yung physical na panlabas ng isang tao. Amen. So, gano'n po ba kahalaga ang pagkain sa buhay ng tao? Gano'n po ba kahalaga ang pagkain? Now, mula sa grade 1 tayo, tinuturuan tayo ng ating teacher about grow foods, glow foods, grow foods. Amen. Mga masustansyang pagkain, green leaf and yellow vegetables. Ayan. So, sasabi ng teacher, kumain kayo ng mga masusustansyang pagkain. No, kumain ng nutriban, ng bulgur. Pero ko ba nun ngayon? So, ayun, pinapakain sa atin dahil sinasabi na ito ay masustansya at maganda sa katawan. Okay? Sabi ng food, substance consistently, essentially. No, essential po pala yung food. No, kasamang logaw dun. Foods, substance consisting essentially of protein, carbohydrates, fat, and other nutrients used in the body of an organism to sustain growth and vital processes and to furnish energy. Ang pagkain daw po pala, kagaya ng protein, carbohydrates, etc. Ito po ay nagbibigay ng nutrients sa ating katawan para mag-sustain or para magkaroon tayo ng healthy immune system. Okay? Amin po ba? Alala ko po, 2017, payat na payat po ako noon. Sabi ng doktor, kumain ka kasi ng marami. Para tumaba ka. No, bakit alam ni Dr. Naman akong kinaka? Then, under surgery po ako noon, naoperahan ako. And, siguro nung biniyak ng doktora yung tiyan ko, walang nakitang pagkain. Kaya nung follow-up check-up ko, sabi sa akin ng doktora, sir, kumain ka kasi ng marami para tumaba ka naman. Ayan. So, ang pagkain po ang nagsusustain ng energy sa ating katawan para tayo ay makapagtrabaho ng maayos. Okay? Amen. Tayo, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga kapag sa trabaho, minsan mabagal yung isa, yung iba, or tinatanong ng boss, kumain ka na ba? Bakit din yung magtrabaho? Parang wala kang lakas. Okay? So, ito po yung nagbibigay sa atin ng lakas, yung pagkain. Amin po ba? At, sabi doon, he looked around and there by his head was some bread baked over, hot coals and a jar of water. He ate and drunk, and then lay down again. Now, minsan, pagbusog tayo, masarap matulog. Amen. Amen po ba? Pag nasobrahan tayong kain, minsan nakakatamad kumilos.
Uupo sa kama. Amen. Masakit ang likod. Hihiga. Nangihilik na. Amen. So, may mga pagkakataon na at hindi lang pala may pagkakataon. Talagang masarap matulog ng busog. Amen po ba? Ika naman sa gutom, hindi ka naghapunan, kinakalamit ka nung alaga dun sa tiyan, umatay ka na, wala akong pagkain eh. Okay? So, ang pagkain ay hindi lang nagpapalakas ng ating katawan, ito ay may time na kailangan natin ang pagkain para tayo ay makatulog. Okay? Okay, may mga pagkain po kasi na pampasarap ng tulog. Okay? Huwag nyo lang lalagyan ng pagkain. At huwag nyo lang lalagyan ng mga pagkain na mayroong may contents na caffeine. Okay? Kahit ano pang pagkain yan, huwag nyo lalagyan ng caffeine para makatulog kayo. Okay? Amin po ba? So, ang pagkain, sabi doon, ay nagpapalakas ng ating katawan. A food is something that provides nutrients. Nutrients are substance that provide energy for activity, growth, and all functions of the body such as breathing, digesting food, and keeping warm. Materials for the growth and repair of the body and for keeping the immune system healthy. Ito daw po yung nagbibigay or nagbibigay ng kalusugan sa ating immune system para labanan yung mga karamdaman. Okay? Kaya nga sinasabi ng mga doktor na panahon ng pandemya, mag-vitamins para malakas ang ating immune system at panlaban sa sakit. Kapag humina po kasi ang immune system, mahihina yung depensa ng ating katawan sa paglaban sa karamdaman. Amen. So, kagaya ni Elijah, paghapong naglakbay at pagkatapos napagod, nakatulog. Amen. Eh, kaya sa mga hindi makatulog, lalo na sa bahay, isa lang pong solusyon dyan. Kumain ka ng marami, sana ka matulog. Ganun. Or, magtrabaho ka at magpakapagod sa trabaho, para mapagod at nang makatulog. Kano'n okay? Matin ng prayer meeting. Okay, may isa pa. Sabi nila, eh bakit ganun, Pastor? Pag nagpapasa ako ng Bible, nakakatulog ako. Amen. Nahantok. O, pag hindi kayo makatulog, magbasa kayo ng Bible. Okay? Amen. Ewan ko ba, bakit maraming Kristiyano kapag nagbabasa ng mga telenovela, mga teleserye, o nanonood ng teleserye, hindi makatulog? Amen. Lalo na pagbukas ang Messenger. Bukas ang Facebook, bukas ang Messenger. Eh, di ba, katulog. Amen. Okay? So, para makatulog, either kumain ng marami, saka humiga, knock out. Or magtrabaho maghapon. Now, baka naman kaya hindi na nakakatulog. Wala nang ginagawa sa bahay. Puro na lang tulog. Okay? So, mas maganda, tumulong sa mga gawain bahay, magtrabaho sa bahay, tumulong sa trabaho, para makatulog. Okay? Or, magbasa ng Bible, sigurado tulog. Okay? Amen po ba? So, sabi doon, digesting food and keeping warm materials for the growth and repair of the body and for keeping the immune system healthy. So, para healthy daw po ang ating immune system, so, kailangan nasa tama yung nasa tamang oras yung ating mga pagkain at mas maganda, mas masustansya, mas maganda. Amen. Okay? Mas mainam pong masustansya ang ating mga kinakain. No? Kaya nga sinasabi ng mga doktor na iwasan ang mga junk foods. Okay? Kasi wala tayong makukuha ang sustansya, hihina pa yung depensa ng ating immune system. Amen? And, ano pa? Now, sinasabi po ni
Pablo sa 1 Thessalonians 5:22. 1 Thessalonians 5:22. Unang Thessalonica. Nasabi ko ni Pablo, pakainatan ninyo ang inyong katawan, ang inyong espiritu, at kaluluwa. Okay? Kalimutan ko yung verse. And, kung yung ating katawan ay kumakain araw-araw ng pagkain physical, tama ko ba? Araw-araw po ba tayo kumakain? Ilang beses? Lima. No, minimum of 3 days, at 3 days, minimum of 3 times, maximum of 5 times. Ganun ba yun? Siyempre, almusal, tanghali at hapunan. Pagkalmusal, may merienda. Pagkatanghalian, may merienda. Ilang times na? 4. Tapos hapunan, may midnight snack. 6 pala. 6. Okay? Umakikita yan sa katawan natin. Kung lumalakas tayo, kung lumalaki, lumalaki. Lumalakas ang ating pangangatawan dahil sa mga kinakain natin. Okay? Lalo na yung mga may mga tao na kulang sa potassium. Okay. Sinapain ng doktor na kapag kulang ka sa potassium, kumain ka ng saging na saba. Kailangan mo yon para yung potassium mo ay tumaas at nang sa ganun ay lumakas yung katawan mo. Kasi kapag humina yung potassium, no, maraming nangyayari. Either na nahirapang dumumi or either na may mga nararamdamang sakit sa katawan. Okay? Amin po ba? So, kailangan natin yun. Snurge ko minsan kung ano yung nakukuha ng mga prutas. Napakarami pong nakukuhang nutrients sa mga prutas kapag kumakain tayo. Kaya nga sa amin, sabi ko, pag magkasama kami ng kapatid ko, yung nauwi dyan ang kuya ko, minsan nagagalit sa akin, kung konti lang alam prutas dito, nabubulok pa. Pero po, kumain ka na kumain. Now, kaya naging masaya ko yung sayang yung mga prutas namin na bubulok. Kain ako ng kain. Kaya yun, tumaba. Okay? So, kailangan po natin ang pagkain ng ating physical na katawan. Now, hanggat maaari, ang pagkain natin ay minimum of 3 times a day. Kailangan meron tayong almusal, meron tayong tanghalian, at meron tayong hapunan para ma-sustain yung energy ng ating katawan. Okay? Si Elijah ay maghapong naglakad. No, hindi sinabi kung nagtanghalian yun. Amen po ba? Okay? Maghapong naglakad na at siya po ay napagod. Gaano kalayo yung nilakbay ni Elijah ng maghapon? Ikaw sa pa po ba ako? Sinerts ko po, galing dito hanggang sa amin ay sabi ni Kobe, lalakarin mo yan ng 1 hour and 11 minutes. 5.8 kilometers. So, yung 1.2 kilometers kasi 15 minutes na lalakarin. Abangan niyo po ba? So, ibig sabihin, kung tayo ay maglalakad o kung ang tao ay naglalakad ng 15 minutes per kilometer, gaano kalayo yung maghapong paglalakbay? Ganyan ba po ba kayo? Okay? So more or less, per hour ay 5 kilometers yung nilalakad natin.
So, ibig sabihin, may kalayuan po yung nilakbay ni Elijah. Amin po ba? Kaya po, dahil sa kanyang maghapong paglalakad, siya po ay napagod. At nung lumapat, yung kanyang likod ay nakatulog. Okay, dahil sa pagod. So, sabi ko po kanina, ang katawan natin ay binubo ng tatlong parte. Body, soul, and spirit. Tama po ba? Body, soul, and spirit. Itong body natin, ito yung nangangailangan ng pagkain physical. Kailangan natin kanin, kailangan natin ng ulam para lumakas yung ating energy. Amin po ba? Paano yung ating espiritu at kaluluwa? Amin po ba? Kung mapapansin po natin, nung nilalang pa lamang ng Diyos ang ating, sabi niya, lahat ng bunga ng punong kahoy ay maaari ninyong kainin. That is physical. Amen. Lahat ng mga hayop ay pwede ninyong kainin. Pero sa Old Testament po, hindi physical. Paano naman yung ating spiritual? Ganyan pa po ba kayo? Eh, ang sinasabi ni Mateo, man cannot live on bread alone, but needs every word that comes from the mouth of God. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Deuteronomy chapter 8, verse 3. Okay, sabi doon, binigyan niya kayo ng mana sa ilang at tinuruan kayo na kumain at pagkatapos ay ngunit, sabi doon, ang tao hindi lang sa tinapay na bubuhay. Ibig sabihin, man cannot live on bread alone but needs every word that comes from the mouth of God. Kailangan din daw po natin ng word from the mouth of God. Amen po ba? Nagkakain din yan po ba tayo? Ibig sabihin, kung ang physical nating katawan ay kumakain ng 3 times a day, ang kailangan ng ating espiritu ay pagkain espiritual. Okay? Amin po ba? So, dahil kailangan natin ng espiritual, kailangan din natin kumain ang ating espiritu. Amen. In Genesis chapter 1 verse 29, then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Okay? Lahat niya ng, ibinibigay ko sa inyo lahat ng seed-bearing plant. In the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed, and it, they will be yours for food. Sabi niya, lahat, ibinibigay ko sa inyo lahat ng mga halaman at mga punong namumunga bilang inyong pagkain. Okay? Ibig sabihin po, spiritual po yun. Ang physical po yun na pagkain ng mga tao. Amen? So, natatandaan po ba natin nung si Jesus Christ ay gumawa ng himala, yung nagpakain siya ng 5 loaves of bread and 2 fish. Now, limang perasong tinapay at 2 isda. Ilang libo ang pinakain ng Panginoon?
Noon ang pinagpera-perasan na ni Kristo ang tinapay. Ibig sabihin, napakahalaga na yung mga tao ay makakain physically. Okay? Physically po yun. Sabi ni Pablo kay Timoteo, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it, but if we have food and clothing, we will be content with that. Okay? Linawin po natin to. Sabi ni Paul, kung tayo ay may kinakain at dinaramit, makontento na tayo. Amen. Okay? Maraming tao na kasi minsan ang mga Kristiyano o ang mga tao ang mentalidad. No, mag-ipon ng pagkain, mag-ipon ng pagkain. Hindi baling mawalan yung iba basta siya may pagkain. Nakuha ko ba namin? Kaya sabi ni Paul, kung meron kang kinakain at dinaramit, masyahan ka na doon. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ito yung problema natin ngayon. As a Christian, pagpagod tayo, ang tanong, nakakapagbasa pa ba tayo ng Bible? Kumakain pa ba tayo spiritual? Sabi nga, John chapter 6 verse 27, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on Him, God the Father has placed His seal of approval. Okay, do not work for food that spoils. Huwag daw tayong, huwag lamang daw po tayong gumawa para sa pagkain physical. But, for food that endures to eternal life. So, hindi lang daw po yung pagkain natin, ang hinahanap natin, hindi lang yung pagkain ng ating physical, kundi yung pagkain ng ating spiritual. Amen? Amen po ba? Yung pagkain physical kasi, madaling hanapin eh. Ewan po ba? Bakit pagkain spiritual mahirap? Amen. Bukod sa inaantok tayo pag nagbabasa tayo, bukod sa ano pa? Nakakatulog tayo. Wala. Ipasta, mas masarap panoorin yung Korea Novela, yung mga action movie, yung mga ano pa? Yung mga horror movie, yung mga trainer, yung mga etc. Anime, cartoons. Sarap mag-ML. Mas masarap mag-ML. Mas masarap mag... mas masarap daw mag-online games kaysa sa online charts. No? Tapos pag-live, mahirap pa internet, no? Panay ang lonely na. Lipat. So, tandaan po natin. Sabi nga, whatever you do, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Amen. Kahit anong ginagawa natin, do it for the glory of God. Ano pa? Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Ang gracious words daw ay parang pulot. Okay? Napakatamis para sa ating kaluluwa. And healing to the bones. Ito yung
nagpapagaling sa ating espiritu, sa ating spiritual. Okay? Kaya, lagi nating tatandaan, kung kumakain tayo 3 times a day, dapat nagbabasa din tayo ng salita ng Diyos. Ito yung magpapalakas ng ating spiritual. Okay? Amin po ba? Okay. So, para hindi konting problema, Pastor. Tawag kay Pastor. Pastor, masakit ulo ko, pa-pray. Masakit katawa ko, pa-pray. Bakit di ba tayo marunong mag-pray? Kung mahina lang talaga yung ating espiritu. Amen. Sabi nga kapag, for those who ever believe in Jesus, ang sino man daw manalig at manampalataya kay Kristo ay kayang palayasin ang anumang espiritu ng karamdaman sa ating katawan. Okay? Pero bakit tinatawag pa si Pastor para magpo-pray over? Now, anong nangyari? Anong meron kay Pastor na wala sa atin? Maging sinlaki man lang daw ng mustasa ang ating pananampalataya. Kaya nating bunutin, kaya nating sabihin sa bundok na umalis ka dyan at lumipat ka. Amen. Now, kapag tayo po ay mga matured Christian na, kung pray over lang naman ang kailangan, kahit wala si Pastor, magagawa natin. Amen po ba? Amen po ba? Magagawa, sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay. With God, we can do all things. Amen. Kaya nga sabi ni Kristo, lahat ng manampalataya sa akin ay magagawa. Lahat ng ginagawa ko at higit pa rito. Ibig sabihin, kung napalayas ni Kristo yung karamdaman, kaya rin natin. Ang problema, malakas yung ating katawan, mahina yung ating espiritu. Amen? Kaya, ang solusyon nila, tawagin si Pastor. Pastor, pa-pray over. Amen? Amen po ba? So, balikan po natin si Elijah. Sabi nga, nung sinabi natin, arise and eat, for the journey is too great. Sabi niya, malayo pa ang lalakbayin mo. At hindi nga nagkamali ang anghel dahil pagkatapos kumain ni Elijah ay naglakbay siya ng 40 days and 40 nights hanggang sa huli. Ini-imagine ko kung gaano kalayo yung lalakarin mo ng 40 days and 40 nights. Kung 15 minutes per kilometer ang ating paglalakad, now, 15 minutes per kilometer, ibig sabihin sa isang oras, kaya nating lakarin ang sa isang oras, kaya nating lakarin ang hanggang 4 na kilometro. Tama po ba? 15 minutes per hour. 15 minutes. 1 kilometer per hour. Or 15 minutes per kilometer. Sorry. 15 minutes per kilometer na paglalakad ay sa isang oras kaya nating maglakad ng 4 hanggang 5 na kilometro. 5.8 kilometers ang uko kung galing sa amin is 1 hour and 11 minutes. Ama, naiyara ang mathematics. Okay, so kung 5 kilometers per hour, tama di ba? 5.8 kilometers ay kung lalakarin, sabi ni Google, kung lalakarin mo ay 1 hour and 11 minutes. 5.8 kilometers. Yung 5 kilometers
sa isang oras na paglalakad sa 24 hours nila, ilang kilometro? Pinahirapan ko naman kami ni Pastor. Okay? So, ibig sabihin po, malayo-layo yung nilakad ni Elijah. Tama? So, 40 days and 40 nights siyang naglakad. Hindi natin alam kung nagpahinga siya sa gabi. At ang sinasabi lang ng Bible, they traveled 40 days and 40 nights. Lakad lang po yun. Kasi sa panahon nila, ang wala pang mga sasakyan. Ang sasakyan lang po nun ay kamilyo. Tama? Gaano kabilis maglakad ang kamilyo? Ngayon, ang kung motor or kotse, mapukompute natin yung tawag nun, kilometer per hour kung gaano kabilis yung takbo. Pero yung kamilyo, wala tayong computation. Amen. Kaya ang tinignan ko na lang po doon yung paglalakad ni Elijah. Amen. Nakuha po ba natin? So, ganun kalakas yung nagagawa ng pagkain sa katawan ng tao. Okay? E paano naman yung spiritual? So, nangangailangan din po ng lakas yung ating espiritu. No? Para hindi tayo nanghihina, para hindi tayo kung saan-saan tumatakbo kapag tayo ay may problema, dapat nagiging mature Christian tayo through hearing the message of God or through reading the Bible daily. Dapat doon tayo nagpapakamature. Espiritu. Palakasin natin. Ito po ay napakahalaga. No. Sino ba ang alin ko ba ang nagsasuffer pag may problema tayo? Katawan ba? Amen. Katawan po ba nagsasuffer sa atin kapag may problema tayo? Hindi, di ba? Pero yung katawan natin nag-iisip. Nag-iisip ng problema. Kakaisip natin, pumapaya tayo. Ano po lang magandang, ano, magandang pang-diet. Mag-isip ng problema. Okay? So, tandaan po natin, kapag malakas ang ating espiritu, anumang problema ang ating daanan, anumang pagsubok ang ating karapin, mananatili tayong strong, mananatili tayong malakas. Bakit? Kasi malakas yung ating espiritu. Okay? Amin po ba? Any problem or any, kahit persecution pa yan, kahit trials pa yan na ating pagdaanan, kapag malakas ang ating espiritu, no, yung katawan natin sumusunod lang sa espiritu. Nakukuha po ba natin? Kaya dapat mas more on palakasin natin ang ating spiritual na buhay. Amen. Kung nakakapanood, ang problema ganito, nakakapanood tayo ng... Ang tao kasi kayang manood maghapon ng TV, ng television. Tama po ba? Pero ang tanong, maghapon sa maghapon na yun, nakakapanood ba tayo ng mga gawain ng Panginoon? Nang diretso. 4 hours na lang sa television. Wala pagkakain ng pananghalian. Magbubukas ng TV hanggang sa maghapon na yan. Kaya yon. Amen. Nakakapanood tayo ng straight na 4 to 8 hours television, pelikula. Pero, kapag gawain ng Diyos, isang oras lang, hindi pa. Amen. Tama po ba? Ewan pa kung mayroon pang mga programa sa TV ang mga Christian Church ngayon. Hindi ko alam. Kasi nasanay na tayo ng technology. Yan ang sinasabi ko eh. Nasanay na tayo sa teknolohiya.
ang sinasabi nga ng mga expert na after 2025 o 2030, ang social media ang number one platforms. Okay? Kahit yung mga broadcaster sa TV, yung mga broadcaster sa radio, at live stream na din ngayon. Ibig sabihin, ang social media ngayon ang pinaka number one platforms. No? Kaya kapag may hawak tayong cellphone, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, karamihan sa atin ay kayang mag-cellphone maghapon. Amen. Tawag po ba ako? Amen. Ang tanong doon, ano ang mga pinapanood natin sa cellphone? Yes, pwede. Amen. Totoo naman. Kahit mga yung mga balita, meron na sa TikTok. Kaya pagdating sa social media, is number one platforms. Eh kung nakakapanood tayo ng 3 oras, 4 oras, pelikula sa cellphone, through cellphone, mayroon man lang ba kahit 1 oras doon na nakakapanood tayo ng Christian movie or Christian platforms. Amen. Ayan pa po ba kayo? Naalala ko yung post ni Pastor, sabi niya pag sa kalokohan, pag sa chismisan, ang mabilis mag-comment eh. Pag sa kalokohan. No. Pero pag sa gawain ng Panginoon, amen lang, di may comment. Amen po ba? Tama po ba? Magano ng mga Kristiyano? Ganun tayo. Amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, mas nabibigyan nating pansin yung mga kamunduhan kaysa sa mga gawaing pang-spiritual sa ating buhay. Okay, mas nabibigyan natin ng halaga or ng atensyon yung mga pelikula, yung action, yung po kasi yung mga iniidolo ng mga tao. Amen? Kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, minsan, mag naglalay, tinitingnan ko. 6, 5, may nanonood. Okay? Alala ka nung nag-live ako, 3, 2. Saan parang ayaw na mag-live. parang nakakatamad mag-live. Nanonood siya, 2, 3. Okay? Amin po ba? Pero, kapag mga sikat yung naka-live, nakito. Minsan, napadaan ako sa live ni Apple Angeles. Oh, hindi ko mabilang. Amen. Pag kay Pastor, nanonood ako ng live ni Pastor. 3, 4, 6. Now, nakuha po niyo po ba? Eh kapag, ibig kong sabihin, kapag physical ang usapan, no, marami ang nanonood, marami ang nanonood ng live. Pero pag spiritual, no, kakaunti. Ano ang pinapanood ng mga Kristiyano? Mga pagkain, no, mga discovery. Hindi naman po masama yon. Hindi sinasabing masama. Kung mga nanonood tayong pagkain, discovery, dagdag kaalaman yun. No, sinasabi ko lang, kung spiritual ang pag-uusapan, ang ibig ko pong sabihin, yung ibang pinapanood natin ay
walang kinalaman sa ating spiritual. At hindi napapalakas ang ating espiritu sa mga ganong pinapanood natin. At para mapalakas ang ating spiritual, kung dati nanonood tayo ng 4 hours ng pelikula, ng mga pagkain, ng mga discovery, para madagdagan yung ating kaalaman, ibig kong sabihin, pagdating sa spiritual, mayroon man lang tayo sa loob ng isang araw na pinapanood na pampapalakas ng ating espiritu. Amen. O hindi man tayo makapagbasa ng Bible kasi malabo na si mata, kailangan na ng antipara, kailangan na ng palakihin ang litra. Amen. E gumagamit din naman tayo ng cellphone, gumagamit din naman tayo ng social media, makakakuha tayo ng mga channel na makakapagpalakas ng ating spiritual. Amen? Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Para kahit maglakbay pa tayo ng 40 days and 40 nights, kaya pa natin. Amen. E pastor, last days na tayo. Kaya nga, nagpapalakas tayo ng spiritual. Last days na tayo. Amen. Pero sabi, the journey is too great. Or, the journey is too much for you. Masabi rin, mahaba pa ang lalakbayin natin. No, kahit last days na tayo. Amen? Kahit sabihin pa nating last days na to. So sabi ko kanina, kung magta-travel tayo ng 5 kilometers per hour, sabihin natin, last days na to ngayon. Ilang oras pa yung lalakbay natin? Kailangan nating magpalakas ng ating espiritu. Hindi natin alam, baka paglabas natin, kinuha tayo ni Lord. Amen? Amen po ba? Hindi natin alam, kailan tayo kukunin ni Lord. Kahit sinasabi natin last days na, hindi natin alam, kailan darating si Lord. Napakahalaga na dapat ang ating spiritual ay malakas. Amen? Alala niyo po yung 10 dalaga. Yung 5 matalino, yung 5 mangmang. Okay? Yung 5 matalino, alam nila gabi dadating ang Lord. Eh, kaya yung ilawan nila, bukod sa ilawan, yung ilawan nila, binuno nila ng gas, bukod doon, or langis pala, langis. Bakit nga ba gas? Gas talaga, no? Eh, sa amin po kasi sa provision namin, ang ginagamit sa lampara is gas. No, langis pala sa Bible. So, yung 5 matatalino ay bukod sa puno yung kanilang ilawan, nagbawal silang ekstrang langis. Alam nila, kung hindi nila alam kung anong oras ng gabi dadating ang Panginoon, eh, in case na maubusan sila, mayroon silang reserba. Kaya, yung 5 mangmang ay hindi nagbaon ng reserba. Kaya ang ginawa, nung naubusan sila, lumabas sila ng compound at naghanap ng mabibilhan. Okay? Samantalang yung mga matatalino, yung 5 matatalino ay mayroon ng ekstrang langis. O may reserba na. O mayroon din po yung ating spiritual. Kung may ekstra tayong lakas, sabi doon, sabi nga ng commercial, pag meron ka nito, wala kang talo. Eh, ibig sabihin, pampalakas yung inumin na kanyang pinopromote. Kaya kapag ang Kristiyano ay malakas, any trials, any persecution, hindi tayo gumigiwang-giwang. Eh, kasi malakas yung ating spiritual. Kahit pagsubok, kahit trials, no, kahit persecution. Ang pinakamatindi kasi sa atin yung persecution.
Amen. Yung pagsuko, kayang tisin. Tama po ba? Pero yung inuusig ka ng mga kasama mo, ng mga kakilala mo, medyo ibang usapan niya ka. Amen? Amen po ba? So kaya mas malaga, palakasin natin ang ating spiritual. Patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos. Patuloy tayong makinig ng mga salita ng Diyos. Manood tayo ng mga gawain para sa gawain ng Panginoon. Para mapalakas yung ating espiritu. Amen? Amen. 40 days and 40 nights habang naglalakad tayo, malakas tayo. Any persecution, dadaanan lang po natin yun. Amen? Lahat ng problema, lalampasan natin. Bakit? Malakas tayo. Okay? Eh kung tamad tayo magbasa ng Bible, tamad tayo manood sa gawain ng Panginoon, tamad tayo manood sa mga live stream ng mga pastor, no? Sabihan ka lang, ay, huwag ka lang malignan sa pastor mo, dito ka sa amin. Nato, wala na, tangay na. Okay? Amen po ba? So, bilang huling pananalita po, habang tayo ay nandito pa sa mundong ito, palakasin natin ang ating espiritu. Okay? Hindi lang pagkain para sa ating physical. Hindi lang physical na pangangatawan, hindi lang physical na buhay ang dapat nating pinapalakas. Kailangan nating palakasin ang ating espiritual na buhay para anumang problema ang ating daanan, anumang pagsubok ang ating daanan, anumang trials or persecution man ang ating daanan, kayang-kaya nating lampasan. Amen? Bakit? Kasi malakas ang ating espiritual na buhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin sa Panginoon. Tapos po natin ang mga kamay, tayo po ay umupo. At positive. Nagilang Diyos at mapagpalang Ama na nasa langit, Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito, Diyos, na kami po ay nakarinig ng iyong mga salita. Lord, hayaan mo po ng mga salitang ito na aming napakinggan ay malagay sa aming puso't isipan. Panginoon, magamit namin sa araw-araw sa aming pamumuhay. Lord, dalangin ko po ang mga kapatid kong narito na may mga problema, may mga karamdaman. Panginoon, dalangin namin, Lord, ang pagpapala at kagalingan na nagmumula sa iyo ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isang Panginoon. Kaya mo, Lord, palakasin mo ang aming spiritual at anumang trials, Panginoon, anumang pagsubok, ito'y kaya-kaya naming lampasan. Lord, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful and He will provide a way out so that you can stand up under it. Lord, pinaghahawakan namin ang iyong mga pangako na magbibigay ka ng daan upang ang mga pagsubok ay aming malampasan, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatid namin ang nanonood via live stream, via Facebook, via YouTube, Panginoon. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, Panginoon, even ang kanilang mga kahilingan. Lord, hayaan mo na sa bawat oras, sa bawat sandali, Panginoon, ibalik mo po ang kalakasan ng aming spiritual na buhay, Panginoon. At hayaan mo, Lord, anumang kahilingan ng mga kapatid kong narito, Panginoon, ay pagkalog mo, Diyos. Ikaw po ang nagsabi, Panginoon, na kung may dalawa o tatlo nagkatipon at nagkaisa sa hindi sa panalangin, ipagkakalog mo ang kanilang kahilingan upang maparangalan ang Ama at sa pamamagitan ng anak at upang maparangalan ng anak sa pamamagitan ng Ama. Kaya naman ang Diyos na naniniwala kami at nagtitiwala na ang mga kahilingan ng aking mga kapatid, Panginoon, ano man yan, physical man, financial man, or spiritual, Lord, provide all things in our life, Panginoon. You are my provider, Panginoon. Ikaw ang Diyos na
magtitiwala na ang bawat isa ay hindi magkukulang at ipoprovide mo ang lahat na kailangan. Salamat po Diyos ng marami. Speak blessing upon blessing sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, at sa lahat na nakikinig via live stream, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Pagpalain mo ang aming pastor, Panginoon, si Pastor Ronald, Lord. Bless mo po siya. At ngayong Father's Day, Lord, send a gift for him, Panginoon. Ganun din po, Diyos, ang lahat ng tatay na narito, Panginoon. Dalangin namin ang pagpapala mo sa buhay ng bawat isa at palakasin mo po ang kanilang pisikal ng pananatawan sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon, upang may mabait, may pakain sa kanilang pamilya. Salamat po, Diyos. We thank you, Lord. And we claim right now, Lord, lahat ng aming kahilingan. Thank you, Lord. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Salita, Panginoon. Loobin mo, Diyos, na kami maging kapatid.
kabutihan, Panginoon. Kalusugan, malakas na pangangatawan mula sa Panginoon sa iyong buhay. Pagpalain ang buong mong pamilya sa pangalan ni Jesus na natin sabi ng Amen. Praise the Lord.